dito po tayo nag-umpisa. Sundan lang po natin yan pababa. Ayan, makikita po natin. Ito na po yung ipinasok natin noona. So yun, what's up sa inyo mga kalodi cakes. For today's video, gagawa ako ng tutorial kung paano ba magbuo ng wheel set o maglacing ng rayos sa rim. Pero bago ang lahat mga kalodi cakes, shoutout muli sa ating mga loyal customers, sa ating loyal na viewers. Maraming salamat po sa pagpapatuloy o sa pagpatuloy na pagsuporta niyo po sa aking channel, pati na rin sa mga loyal customers natin dito sa aming shop. At ituturo ko po sa inyo step by step para mas madali nyo pong maintindihan at matutunan kung paano po ba ang paglilacing ng rim ng bike. So yun mga kalodi cakes, huwag na nating patagalin. Bali mga kalodi cakes, ang ililacing po natin ngayon na rim ay Ragusa na rim. Ito po, pang 700C po yan mga kalodi cakes. Tapos ito pong Ragusa road bike na RB900. Bali, ito pong hub na to ay pang road bike. Ayan po, wala po siyang kabitan ng rotor. Tapos, ito na rin po, rim brake din po itong Ragusa na rim. Bali, itong mga lods, ang Ragusa na rim na gagamitin natin, 32 holes po yan. Tapos, 32 holes din po itong RB900 na hub. Tapos, meron po tayong rayos na 32 pieces na ang size po niya ay 291. Tapos 32 pieces na spoke, 32 pieces na nipple. Tapos ito po, gamit lang po tayo ng flat screw na maliit para panghigpit po natin mamaya. Bali dito mga lods, ang ituturo ko po sa inyo ay rear hub na ito po. Rear hub po yung ating isasampol. Pero halos parehas lang din po yan kapag ginawa po natin yan sa front hub. So yun mga kalodi cakes, ito po yung holes niya, ito yung butas niya, 32 holes. Bali kapag ilalagay na po natin yung rayos, pababa po. Yan. Kailangan po nakababa po yung pinakang prehub niya. Dito po tayo mag-uumpisa. Bali mga kalodi cakes, kapag ilalagay na po natin yung pinakang rayos, ito po yung butas niya, alternate po nating ilalagay yung rayos. So ipapasok dito sa hub, ipapasok yung rayos dito sa hub, alternate po. Bali yan mga lods, nakaganyan na lang po yung ating hub. Ipapasok po natin yung rayos, ayan po. Tapos alternate po ang paglalagay. Yan, parehas kasi kulay black eh. Kaya gano'n po yan, naka-alternate po yan. Dito po yung isa, tapos may agwat po na isang butas, tapos ilalagay po rin natin yung rayos. Tapos kasunod, ganoon din po. Yan. Ito po, yan, alternate po yan. Ganoon din po ang kasunod. Hanggang sa mailagay na po natin yung mga rayos niya. Yan, alternate po. Alternate po ulit. Okay na po. So yan mga lods, ito po. Nakalagay na po yung mga rayos. Kailangan lang po alternate. Bale, ang palatandaan lang po natin para maayos po natin yung pag-lacing, kailangan lang po nakababa po yung pinakang prehub, tapos andito po yung ulo ng rayos. Yan. After po yan mga lods, iangat na po natin itong pinakang dulo ng rayos. Yan, nakaganyan na po siya. Pero kung halimbawa naman po na nahihirapan po kayo pagka ganitong forma, kasi ito po kasi yung ganitong forma para medyo madali po yung ating pag-wheel set. Ngayon po, kung halimbawa ang nahihirapan po kayo, pwede naman pong isa-isa nating isa-isa po ninyong ipapasok yung rayos. Ito na po yung rim na 32 holes. May makikita po tayo dito, ito po yung pinakang butas na pinapasukan ng pito. Nakaharap po sa atin tong pinakang rim. Sa kaliwa po tayo papasok nitong rayos. Yan, ito po yung pinakang umpisa natin at palatandaan po natin. So yan po. Yan. Yan naman po yan. Tapos saka po natin ilalagay yung pinakang nipple niya. Isang tip ko lang po sa inyo para mahuli po natin agad yung pinakang saktong sukat ng rayos, gagawin po natin
kahit hanggang dito lang po yung higpit o yung pinakang dulo nitong Rayos, hanggang dito lang po yung pag-tread natin. Yan. Magtira lang po tayo ng konting-konti. Kasi yan po, may purpose po yan. Kaya dyan ko po sinasabi na hanggang dito po yung pag-tread natin. Kasi kapag kakunti lang po yung tread natin, baka mamaya kapag natapos na natin yung pag-lacing o pag natapos na natin yung pag-lacing, baka mahirapan tayo kapag i-align po natin. Minsan po kasi kapag kahit sabihin natin na 29 yan o 700C, minsan po kasi merong hub na malaki yung bilog niya dito. Yan, malaki po yung bilog niya. Tapos malapad po yung rim niya. Minsan po ang ginagamit po namin doon ay 27.5 na Rayos. Kaya ang pinaka the best po, kung kagaya nito, newbie pa lang po tayo, ganun po yung gagawin po natin. Baka po magkamali po tayo ng Rayos at tapos na po natin tapos na po nating i-lacing o ilagay po itong Rayos sa pinakang rim niya. Tapos kapag i-align na po natin, mahihirapan na po tayong mag-align. Dito naman mga ka-Lodi Cakes, kapag nailagay na po natin sa kaliwa, yan, yung pinakang unang Rayos, ang gagawin naman po natin mga ka-Lodi Cakes, bibilang lang po tayo ng tatlo. Ayun po yung magiging agwat po natin para sa kasunod na paglalagay po natin ng Rayos. Halimbawa po ay ito yung una po natin inilagay na Rayos. Bilang lang po tayo ng tatlo. 1, 2, 3. Tatlong butas. Tapos sa pang-apat na butas, dun po natin ilalagay yung kasunod na Rayos. Bale, ito po yung kinuha natin. Na una, yung sa kasunod naman po, pakaliwa. Yan. Tayo kukuha para ipapasok natin dito sa ring. Pasok na po natin yung kasunod. 1, 2, 3. Ang agwat po niya na butas. Ayan po. Ay, sorry, natanggal. Okay. Pasok ko muna to, tapos saka ko ipapakita sa inyo yung agwat. Higpitan ko lang po itong nipple. Bali, kagaya po ng sinabi ko sa inyo, konting-konti lang po yung ititira natin na thread. Yan. So yun mga lods, nilagay ko na po yung pangalawang Rayos. Nilagay ko na po yung pangalawang Rayos. Tapos ito na po yung tatlo na butas. Isa, dalawa, ito po yung pangalawa, ito po yung pangatlo. Yan. Tapos sa pang-apat po, natin ilalagay yung pangalawang Rayos. Bale mga Lodi Cakes, ganun lang din po. Sa kasunod po na gagawin po natin, tatlo-tatlo pa rin po yung agwat po natin. So yun mga ka-Lodi Cakes, okay na po, natapos na po natin yung unang step. Bali, ganito po yung naging forma niya. Yan. Ito po yung pinakang butas ng rim para sa valve po ng interior. Tapos dito po tayo nag-umpisa. Tapos pangalawang pasok, pangatlo, pang-apat, pang-lima, pang-anim, pang-pito, pang-walo. Bali, bawat ano po natin dyan, paglagay ng Rayos, papasok po dito sa rim ng Rayos, may tatlo pong agwat yan. Okay na po yan. Lahat po, may tatlong agwat po yan. Bali, tapos ito na po yung pinakang forma niya after po man nating matapos. So yun mga ka-Lodi Cakes, ganito naman po yung gagawin po natin. Idilog lang po natin to, iikot lang po natin tong hub counterclockwise po. Yan, iikot po natin yung hub counterclockwise kapag nakaharap po yan sa atin. Counterclockwise po. Tapos, habang iniikot po natin, siguraduhin lang po natin na yung mga nipple, nakalabas po yan sa dito sa ring niya. Yan. Nakalabas po yan lahat. So, yan na po mga ka-Lodi Cakes. Nakalabas na po yung mga nipple. Kada Rayos po, nakalabas po yung nipple para hindi po tayo mahirapan. Para matansya po natin pag ipinasok na po natin yung kasunod natin gagawin o kasunod nating step, malaman natin kung tama po ba yung Rayos na ginamit po natin. Dito pa lang po sa kasunod na step na to, malalaman na po natin
kung tama po yung rayos na ginamit natin. So mga ka-Lodi Cakes, ang gagawin lang po natin, madali na lang po ito. Yung pinakang agwat po na yan, na butas, yung pinakang butas po na ginawa po natin agwat-agwat kanina, doon naman po natin ipapasok yung pinakang rayos. Bali, kung dito po kanina sa kabila nakapasok yung unang rayos, nandito po yung ulo, bali yung pinakang ulo naman po nitong rayos, andito na po sa may drive side, o andito na po sa may side ng prehub. Yan, baliktara naman po. Doon naman, yan, ito po, ipapasok na po natin. Yan po, ipapasok na po natin yung rayos. Yan, kahit saan po dyan. Yan. So yan. Tapos, kailangan lang po, mga lods, gaya na sinabi ko kanina, kailangan nakalabas po yung lahat ng nipon. Yan. Kailangan po nakalabas lahat po ng nipon. Tapos, ito na po. Ito po yung sinasabing waste. Kung tawagin po dito sa amin, ewan ko lang po sa iba. Pero ito po yung sinasabing waste dito. Kung ilang pong waste ang gagawin po natin. Kung 3 waste, 2 waste. May mapapansin po kasi tayo sa ibang bike na nakadiretso po yung rayos nila. Meron pong ganon. Meron naman pong nakatatluhan. Yung pag ano, lampas po dito sa mga rayos. Meron pong ganon. Bali, ito po, dito po tayo magdedepende sa rayos na ginamit po natin. Bali, ito pong rayos natin ginamit natin, kagaya ng sinabi ko po, ay 291. Bali, ito po yung gagawin po natin, nakapasok na po yung isang rayos. Bali, ang gagawin po natin, susukatin po natin kung saan po ba sasakto itong rayos na ipinasok po natin. So yun mga ka-Lodi Cakes, nakalagay na po yung isang rayos, tapos nakalabas na po lahat ng mga nipon. Ang gawin lang po natin, sukatin lang po natin yung rayos na inilagay po natin kung saan ba butas tatama, kumbaga saktuhan. Yan, kagaya po niyan. Pero ang kailangan po na pinakang tatamaan niya, kailangan po yung tatlong agwat po na sinabi ko kanina, dun po sa gitna. Kagaya po nito, 1, 2, 3. Kailangan sa gitna po siya sasakto. Ngayon dito mga ka-Lodi Cakes, ang ginawa po natin, dito po siya sumakto. Yan, ito po. Yan, dito po siya sumakto. Sa may butas na to. Yan. Sumakto na po siya dyan. So mga ka-Lodi Cakes, yung sinasabi kong ways, o may ways po tayong ginagawa, minsan may 3 ways, 4 ways, 5 ways, doon po natin hahanapin kung saan po ba aakma itong pinakang ipinasok po nating rayos. Bali, ang nangyari mga ka-Lodi Cakes, ang gawin natin, sukatin muna natin, yan, dito po siya napatapat. Yan, dito po siya napatapat, kailangan po sa may gitnaan nung pinakang tatlong agwat, tapos sa may pinakang last na rayos, kagaya po nito, bago natin ipasok itong rayos na ilagay natin, ilalabas po natin yung rayos na yan. Yan, ilalabas na po natin. Bali, ang nangyari po, nasa ilalim po itong ipinasok natin. Nasa ibabaw po itong tatlong rayos. Bali, ang ginawa po natin dito, dinukot po natin. Yan, dinukot pa natin dito. Para sa pinakahuling rayos na paglalagyan natin ito, nakalabas. Yan, ganyan po ang style niya. 1, 2, 3. Yan, andito po yung rayos ay nasa ilalim nitong tatlong rayos na to. Tapos sa panghuli, dinukot po natin kanina, bali ito po nasa ibabaw na po itong rayos na ilalagay natin. Yan. So dito mga ka-Lodi Cakes, sa lacing po na ginawa po natin, 4 ways po ito. Bali kasi tatlo po yung ating nilampasang rayos, tapos yung pang-apat, ayun na po yung doon natin inibabaw, yung rayos na ilalagay natin. Bali 4 ways po yung ginawa po natin. Pero karaniwan po kasi, 3 ways lang po yung makikita natin sa ibang bike
na pag-delacing o pag-wheel set na ginawa ng iba o karaniwang makikita po natin. Pero dahil mga kalodikik, susundin po natin kung ano yung pinakang dapat ba, yung pinakang kailangan isaktuhan. Kasi pag ito po natin inilagay sa pangatlo, yan, makikita nyo po, lampas po yan. Ito po yung ano, lampas na lampas po yan. Bali, ito po yung isa po pang magiging tip sa inyo. Kailangan, hindi po siya lalagpas yung thread niya dito sa may butas. Ayan po. Kailangan yung thread niya po dito, kailangan yung isang yung thread na to nakalabas yung kalahati, pinaka the best po yun. Nakalabas yung kalahati, tapos yung kalahati po nakapasok dito sa rim. Kasi kapag ka inaline na po natin yan, kapag ka nakapasok po lahat ng thread dito sa may rim, mahihirapan po tayong i-align. Bali, hindi na po siya mahihigpitan. Kapag ang nangyari naman ay kapos, ang mangyayari, hindi naman po natin mailalagay yung nipple. Pangalawa po, kung mailagay naman po natin yung nipple, hindi po siya ganong katibay. Lalo na kapag ka MTB, ginagamit po natin sa tray. Ganon, hindi po siya ganong katibay. Kaya ang mas maganda po, at least may nakapasok po na thread dito. Tapos, kailangan may nakalabas din na konti, hindi lahat nakapasok. So yun mga Kalodi Kicks, bali ang ginawa po natin ay 4 ways. Kaya ang gagawin natin, hihigpitan na po natin dito sa may pinakang apang apat na nilampasan po natin na rayos. Okay? So yun, bali mga Kalodi Kicks, ilagay na po natin yung nipple para mahigpitan na po natin yung rayos niya. Bali ito, makikita nyo mga Kalodi Kicks, ayan. Ito yung thread niya, ito yung last niyang thread. Bali, nakapasok po yung kalahating thread, tapos ito yung thread ay nakalahati, nakalabas po yan. Yan, ilalapasok ko na po yung pinakang thread niya at ihigpitan ko na po ng nipple. Ilalagay ko na po yung nipple. So ito na po mga Kalodi Kicks, okay na po. Nailagay na po natin yung unang rayos. Bali, nakakross po siya. Yan, pakross po yan. Yung pinakang unang itong rayos na to, pakross po siya para lumaban po. Bali ngayon mga Kalodi Kicks, makikita po natin lahat po ng nipple, nakalabas na po yan. Nakalabas po lahat ng nipple. Yan pa lang po, malalaman na po natin na saktong-sakto po yung ginamit po natin na rayos. So dito mga Kalodi Kicks, ganun lang din po yung gagawin po natin. So dito mga Kalodi Kicks, mapapansin nyo po, kanina po may nakita po tayo na tatlong agwat. So nung nailagay na po natin yung pangalawang step, nakakross na po yung pangalawang step na nilagay po natin. Nakakross na po yung rayos sa pangalawang step po natin na ginawa. Yan, tapos dun po natin inilagay yung rayo sa pangalawang step sa may pinagigitna nitong tatlong to. Bali, makikita nyo mga Kalodi Kicks dito, ayan po, nakagitna na po siya. Bali, ito na po yung agwat niya, isa na lang po yung agwat niya, yan. Tapos ito po, tatlo pa rin yung agwat, yung hindi pa natin nalalagyan. Bali, ganun lang din po ang gagawin po natin. Ganun lang din po, apat din po yung ating lalampasan. Ipapasok po muna natin. Ipapasok po uli natin dito sa kasunod na butas, yung rayos. Bali, dito pa rin po yung ulo. Tapos, tatlo yung lalampasan natin dito na rayos. Tapos sa pang-apat, doon natin dudukutin yung rayos. Iibabaw po natin. Tapos ganun po uli ang mangyayari. Yan. Sa panggitna po, sa may tatlong agwat, bali sa panggitna niya, dun po natin uli mailalagay yung rayos na ipapasok po natin. So ito na po, ipapasok na po natin yung pangalawang rayos para ma... Ganyan po, yan. Yan. Ito po, okay na po.
Bali, ito na po yung ano niya, ipinasok natin na una. Ito po yung ulo. Tapos ito po yung unang lalampasan natin na rayos. Isa, dalawa, tatlo. Yan, pangatlo to. Tapos sa pang-apat, iibabaw natin tong rayos na inilagay natin ngayon. Tapos doon po siya tatapat sa gitna. Ayan na po, nakagitna na po siya. Kanina tatlo yung agwat niya, ngayon, isa pang gitna na agwat niya. One, ito po. Doon po siya tumapat, doon po natin ilalagay. Yan. Bali, ganun din po yung kagaya nung kanina. Yan. 1, 2, 3. Ito po. Ganun lang din naman po ang mangyayari dyan. Yan. Okay na po. Higpitan na po natin. Ilalagay na po natin yung nipple. Yan. Gamit lang po tayo ng isang rayos para may pasok po natin yung nipple. Yan, gumamit lang po ako ng ano. Tapos ganyan na po, uli ang magiging ano niyan. Yan, ganyan na lang po. Ito yung una nating ipinasok. Ito yung pangalawa. Bali, hanggang sunod-sunod na po nating magawa yun. Ganun lang po uli. Dire-diretso lang po yung pasok dito, sunod-sunod. Tapos, sa may pinakang gitna natin may papasok, pang-apat na rayos yung lalampasan natin. Okay lang po, ganun lang po. Okay po. Isunod na po natin yung pangatlo. So itong mga lods, pwede nyo po itong gawin kahit sa size 26, 27, saka 29. Bali, pare-parehas lang po ang weigh niya kung sakali po na 32 at saka 36, parehas lang po yun. Basta lagi nyo lang pong tatandaan, mga kalodi cakes, yung mga sinabi ko po sa inyo kanina na kailangan yung pinakang unang-una, yung pag-ikot ng inyong pag-ikot ng hub kapag ka nailagay na po natin yung first step. Tapos pangalawa, pag naikot na po natin yon, yung pangalawang step na po, yung pag sabi ko sa inyo, kailangan nakalabas na po yung lahat ng nipple niya. Para kapag ka inilagay na po natin yung pangalawang step, yung rayos, sa pangalawang step, malaman po agad natin kung tama po yung rayos po na ginamit natin. Tapos yung mga kalodi cakes, kagaya nung sinabi ko po sa inyo na pag ways, yung pag-ways po. Kung sakali po naalanganin sa pangatlong ways, pwede po natin gawin yung pang-apat o kahit ano, two ways po, pwede rin po yun kung maikli po yung rayos na ginamit nyo. Basta ang mahalaga po, mga kalodi cakes, yung kagaya ng sinabi ko sa inyo kanina, kailangan yung thread ay halos sakto na makakapasok yung kalahating thread. Tapos yung kalahating naman thread ay nasa labas para mahihigpitan po natin kapag ka inaline po natin. So yun, mga lods, okay na po yan. Tapos na po. Ito po yung makikita nyo po. Pakita ko muna po sa inyo yung style ng pinakang ulo ng rayos niya. Bali, kabilaan po yan. Ayan po, kabilaan na po siya. Yan. Tapos, ito na po, makikita nyo po, nakalabas na po lahat ng nipple niya. Yan. Yan po, malalaman nyo na tama po talaga yung ginawa nyo. Tapos, isa pa po, ito po yung palatandaan nung pinakang tituhan niya. Dito po tayo nag-umpisa. Ayan po. Yan, dito po tayo nag-umpisa, pakaliwa. Tapos, mapapansin nyo, may tigigisang agwat na po yan. Bali, ito po yung rayos, agwat, rayos, agwat, rayos, agwat, rayos, agwat. Ganyan po, pare-parehas po yan lahat. Kapag ka nakita nyo pong ganyan na po yung inyong natapos, na pag-lacing, okay na po yan. Bali, sa next step naman po tayo. Andito na po talaga tayo sa may exciting part. Kasi kapag ka nagkamali po kayo dito, kahit sabihin nyo na tama
yung ginawa nyo dito sa una, tama yung rayos na ginamit nyo, ay pag nagkamali po kayo dito sa pagpapasok, mali po lahat, mababaliwala po lahat ng ginawa po ninyo. So ito mga ka-Loading Geeks, ang lagi lang po natin tatandaan, ito na po, ipapasok na po natin yung rayos. Yan. Ito po yung palatandaan pa rin, kagaya nung una. Ito po yung pasukan ng pito ng interior. Tapos, dito po tayo nag-umpisa. Yan. Ito po. So, may bandang kaliwa. So, yun mga ka-Loading Geeks, sundan lang po natin yan. Kung dito po tayo nag-umpisa, sundan lang po natin yung pababa. Ayan, makikita po natin. Ito na po yung ipinasok natin noong una. Ayan po. Tapos, ito po yung butas. Tapos, ito naman po yung pinasukan niya sa hub. Ayan po. Tapos, ang gagawin lang po natin, mga ka-Loading Geeks, sisipatin lang po natin dito. Ayan, sisipatin lang po natin dito yung pinakang butas niya sa kabila. Ngayon may makikita po tayo mga ka-Loading Geeks na nakaganito po yan. Hindi po kasi magkapantay po yan. Bali, makikita nyo po yung butas. Yan, bali, makikita nyo po yung butas na yan. Bali, ito po yung nasa pauna niya. Ito po. Aatras lang po tayo. Yan, bali, pakaliwa po. Patras po, pakaliwa. Dito po tayo magpapasok. Yan, bali ang pagpasok po natin, ganun lang po uli, idiretso na po natin to. Yan, idiretso na po natin. Bali, ito na po mga ka-Loading Geeks, yung ulo ng rayos. Andito na po siya, sa may loob ng hub, ito na po yung ulo. Bali, ito po yung sinusunda natin kanina. Ang mangyayari po niyan mga ka-Loading Geeks, umatras po tayo. Ayan po, makikita nyo. Huwag nyo po yung ilalagay dito sa may pakanan. Yan, ayan po yung unahan niya. Kapag nilagay po natin dyan, mahaba po yung rayos na mangyayari dyan. Lalampas po yan sa may butas ng rim natin dito. Yan, lalagpas po yung tread niya. Kaya ang mangyayari po mga ka-Loading Geeks, ayan, makikita nyo. Ayan. Naglagay po tayo ng umatras po tayo. Yan. So yung mga ka-Loading Geeks, okay na po. Nakita nyo na po yung ginawa natin. Inatras lang po natin yung pinakang paglalagay nitong pangatlong step. Yan, itong sa kabila na po yan na rayos. Sa kabilang butas na po ng hub ng rayos. Bali, inatras lang po natin. Tapos dito mga ka-Loading Geeks, ang gagawin naman natin, ito yung sinunda natin kanina. Ito yung butas ng para sa interior. Tapos ito naman yung sinunda natin na rayos. Ayan. Ito sa pinakang gitna nito tayo maglalagay ng rayos na pangatlong step natin na ginawa. Yan, sakto-sakto po yan kung makikita nyo. Ayan po. Bali, ito po yung thread niya. Nakapasok po yung kalahating thread niya, tapos nakalabas po yung kalahati. Yan. Okay na po yan. Bali, higpitan na lang po natin, lalagay na lang po natin yung nipple niya at higpitan na po natin. Pero yung paghihigpit niya po, kagaya pa rin po nung sinabi ko kanina, na huwag po natin masyadong sobrang higpit o masyadong nakasagad yung thread niya sa may nipple. Yan. So yan mga ka-Loading Geeks, okay na po yan. Ito na po ang magiging style niya, nakaganyan. Nakaganyan. Ang gagawin lang po natin uli, kagaya po nung kanina, dito po, may agwat pa rin po tayo na pag inilagay po natin yung rayos. Bali, agwat-agwat po uli ang gagawin natin. Pero ang mangyayari po niyan, itong ulo, kailangan na dito po sa may loob ng hub. Kaya dito po natin yan ipapasok. Yan. Pero kung makapansin nyo yan, yan po yung ulo niya.
Yan, dito po natin ipapasok. Tapos kung mapapansin nyo po dito, ayan po, may agwat po siya na isa. Yan. May agwat po siya na isa. Tapos, susundan lang po natin yan. Ganyan po ang style niya. Bali, nakakaganon po siya. Yan. Sundan lang po natin. Kagaya po na sinabi ko sa inyo kanina, bilang lang po tayo ng tatlo. 1, 2, 3. Pang-apat, doon po tayo maglalagay. Yan. Sa pang-apat po. 1. Ito po yung una. 1, 2, 3. Agwat niya po. Tapos ito na po. Ito na po tayo maglalagay. Pero ang pinakapalatandaan ko dyan, mga ka-loading geeks, para hindi po tayo mahirapan, makipapansin nyo po yan, may mga parang triangle-triangle po yan. Yan. May mga triangle-triangle yan. Tapos ito, malawak, parang rectangle siya. Dito po natin ilalagay sa pinakang parang triangle. Ito po, triangle po yan. Ito po yung parang rectangle. Yan. Matik po yan, kahit hindi na po tayo magbilang ng apat. Pero kung medyo nahihirapan po kayo, di magbilang po kayo ng apat. 1, 2, 3. Pang apat, saka natin ilalagay. Tatlo yung agwat. So yun mga ka-loading geeks, okay na po. Hihipitan na po natin ang, o ilalagay na po pala ulit natin yung nipple niya. Ganun lang po mga ka-loading geeks, sunod-sunod na lang po natin gagawin yan. Kagaya po ng ginawa natin kanina. Apat lang po uli ng apat yung ating yan, okay na po. Ilagay na po natin. Bali, apat po yung palugit. O kung gusto nyo yung palatandaan, triangle, para din nyo ka magbilang. Kasunod po, ganun po uli yung gagawin natin. Agwat po uli. Kailangan may agwat po uli kada butas. Tapos, syempre, kagaya ng sinabi ko, yung kailangan yung ulo nitong nipple ay nitong rayos, kailangan nasa loob ng hub yung una nating pagpapasok dito sa kasunod na step. Tapos mamaya naman yung sa labas yung ulo. Basta sundan lang po natin pare-parehas. Kailangan yung ulo ng yan, rayos, andito po. Yan, ito na po yung ulo. Andito siya sa loob ng hub. Yan, dito po natin ipinasok yan, kaya ang ulo nandito. So yun mga ka-loading geeks, ganun lang po ulit. Pang-apat na agwat, pang-apat po na bilang, doon po natin ilalagay. Tapos tatlo uli po na butas ang agwat. Pero kung mas madali po, pwede po kayo mahirapan, ang gagawin po natin, tingnan lang po natin yung triangle uli. Ganun lang po, kadalo. Tapos ilagay po natin ano yung nipple niya. Higpitan lang po natin. So yun mga ka-loading geeks, okay na po. Yung pangatlong step, tapos na po. Bali, mapapansin nyo po, kagaya po ng sinabi ko kanina, yung parang triangle po na ito, andyan po nakalagay yung pangatlong step po natin na ginawa. Ayan po, puro triangle. Tapos mapapansin nyo, nakalabas po lahat ng nipple niya. Ayan po, bawat triangle, meron po yan. Tapos, kung hindi pa kayo, duda pa kayo sa triangle na yan, bilang lang po kayo ng tatlo na agwat, tapos pang-apat, ayun po yung pinakang rayos niya sa pangatlong step. Ayan po, mapansin nyo po yan. Ganyan po yan, ayun yung style niya. Tapos mapansin nyo po, meron na po siyang tigisang agwat na lang. Yung parang rectangle na po na ito. Yan, tigisa na po yan. Nabutas. Bali, yung last step po, dyan po natin ilalagay yung pinakang huli po natin gagawin at huli natin ipapasok po na rayos. Napakadali na po yan, parang kagaya lang din po ng kanina. Ang mangyayari naman po ito mga ka-loading geeks, kahit saan na po tayo magpasok nitong rayos. So dito mga ka-loading geeks, ang gagawin po natin, kahit saan po tayo magpasok ng rayos, tapos ganun lang po uli. Apat na rayos lang po uli yung ating lalampasan. Bali, una, 1, 2, 3. Sa ilalim po. Kasi pag ipinasok na, dito na po natin ipapasok yan. Bali, yung ulo nitong rayos, andito na po sa labas ng hub. So yan, kapag ipinasok po natin itong
rayos, ganyan po ang mangyayari. Ayan na po yung rayos niyan, dito na po yung ulo. Bali, ang mangyayari nga lang po niyan, dudukot na po tayo, mas madami na yung dukot natin na gagawin dito. Kasi dahil na nga po dito sa mga ginawa natin. Ang mangyayari niyan, pa-cross pa rin po. Cross pa rin po yan. Kaya kailangan kapag dinukot po natin itong rayos, sa pa-cross po natin dadalhin itong rayos na ipinasok po natin. So ganito lang po, kadali yan. Kapag ipinasok na po natin itong unang rayos, dukutin po natin. Huwag po kayong mag-alala na medyo ma-bend po itong rayos. Okay lang po yan. Kasi kapag inalay na po natin yan, tutuwid na rin po yan. So ito na mga ka-loading eggs. So, na po. Nadukot ko na po. Tapos ipocross ko na po siya. Tapos makapansin yung mga loads. Yan. Ito po yung pinakang ipinasok natin. Ang nilampasan po natin dyan, 1, 2, 3. Tapos nakapailalim itong rayos na ipinasok natin. Sa pang-apat, iibabaw na po natin siya dito. Ayan. Bali, dito na po siya tatapat. Ayan, dito na po siya tatapat. Ayan. Ayan, okay na po siya. Ayan, dito na po siya tatapat. Ayan, kung mapansin niyo po mga ka-loading eggs, medyo pinapos na po siya dito kasi nahigpitan na po natin dito. Pero okay lang po yan. Okay lang po yan kahit medyo kinapos ng konting-kunti. Ang mangyayari lang dun mga ka-loading eggs, luwagan lang natin ng konti ito. Kasi dito sa case na to, nakita na po natin na tama na po yung ginawa natin. Bali, ito po, kumapos lang po ng konting-kunti. Pag niluwagan po natin to isa-isa ng konti lang din, aabot na po ito. Kasi ang nangyari lang po dyan, kaya medyo po nabitin dahil lumobo po dito. Pero pag inalay na po natin yan, okay na po yan. Yan. Ang gawin lang po natin, luwagan lang po natin dito. Isa-isa. Yan. So, ito na mga ka-loading eggs na luwagan na natin. Kaya, kita nyo po, pumasok na po yung thread niya dito sa may trim. Kaya, ang gagawin natin, lalagyan na po natin ng nipple para mahigpitan na po natin yung last step na gagawin po natin. Okay po, lagyan na po natin ng nipple. So yan, gamit lang po ulit tayo ng extract rayos. Para mailagay po natin. So ito mga ka-loading eggs, okay na po. Ayan po. Nilagay na po natin yung last part, last step natin. Mapansin niyo po, ayan, magkakabigit na po yan. Yan. Tapos sa kasunod po niyan, ang pinakamaganda po niyan, kapag nakaharap po sa atin, pakaliwa po tayo maglagay para hindi po tayo mas marami ang dukot. Kasi kapag natin humipad ng kanan na natin inilagay, mas marami na po siyang dukot. Ito na po natin sa bandang kaliwa po siya ilalagay, yung kasunod na rayos. Yan po. So may butas. Yan, ito na po, ilalagay na po natin sa butas. Pakaliwa na po siya. Ito na po banda. Para hindi tayo mahirapan. So ito na mga lords, yung last step. Sa pangalawang butas na natin ipapasok. Ayan. Ayan, dito pa rin po yung ulo. Ayan. After po niyan, dutukutin na po natin yung rayos. Okay lang ma-bend mga ka-loading eggs, okay masyadong mag-alala kasi yung pagka-inalay po yan, tutuloy po yan. Tapos ganun lang po ulit, nadukot lang po natin itong isa, yun na po. Ang mangyayari po, pangatlo lang pong, sa pangatlong rayos, lalampasan natin pero nakailalim ito. Tapos pang-apat, dudukutin natin sa may ibabaw na ng pang-apat na rayos. Tapos mapansin nyo, mga ka-loading eggs, saktong-sakto siya dito. Yan. Ito na po yung collect. Sakto na po siya sa butas. So yun mga ka-loading eggs, lagyan na po uli natin ng nipple. So mga ka-loading eggs, sa pangatlo, ganun din po hanggang sa sunod-sunod po at matapos na po natin. Yan. Madali na po ito kasi
susundan nyo na lang po yung pinakambutas niya. Basta ang gagawin lang po natin, pagdukot po natin, siguraduhin lang po natin na naka sa pangatlong radius na gagawin po natin, nakailalim po yung ito pong ipinapasok natin ngayon. Tapos pang-apat, ganun lang po ulit, ibabaw po natin. Tapos pasok sa butas. Yan, pasok sa butas. Lagyan ng nipon. Hanggang sa matapos na po. So yun mga kalodik, sunod-sunod na lang po ulit yan. A few moments later. So ito na mga kalodik, ang pinaka-last. Yan. Ikita na po natin, ay lagay na po natin yung nipon. Medyo maingay lang tayo, maingay lang dito mga lods kasi kalapit lang tayo ng kalsada. So mga kaloding is okay na po. Ayan na po. Lahat po ng butas nalagyan na po natin. Tapos ito po yung pinaka-purpose nung kung bakit ito tayo nag-umpisa. At pag-ikot natin ay pa-counterclockwise para yung lipol dito, yung interior dito, parektanggal yung ano niya, magiging style niya. Kasi kapag ganito, pa-triangle, mahirap magbomba. Bali, ganito po talaga yung standard na ginagawa para po hindi mahirap magbomba. Kaya ganito po yung naging style po natin kanina na pag-releasing po natin. Sa kaliwa tayo nag-umpisa, tapos counterclockwise kapag inikot natin. So yun mga kaloading X, okay na po. Ganyan lang po padaling mag-leasing. Ayan. Okay na po siya. Bali mga kaloading X, sa front half, ganun lang din po yung gagawin natin. Ganun lang din po kung anong expect yung ginawa natin dito. Ganun din po sa front half. Basta parehas lang po sila na 32 holes yung rim sa kayong tab. Ganun din naman po kapag 36. So yun mga kaloading X, yun lang po at sana po nakatulong yung video na to para sa matuto po tayo kung paano po mag-racing o mag-reset ng rim ng bike. Ganun lang po kadali at marami pong salamat sa panonood nyo. At kung may katanungan po kayo, pwede po kayo mag-comment below para mas lalo po nating maintindihan kung paano po mag-racing o mag-reset itong bike rim. Yun lang po at maraming salamat.